So welcome back to my channel. So if you haven't subscribed yet, please subscribe and hit the notification bell or search for my name. It's Nice Okden. So yan. So in this video, i-share ko naman sa inyo yung mga na-purchase namin mga pagkain sa Taipei. So kuha ko na separate video for this kasi titikman din natin siya. So let's start off with this one, the salty yolk cookies. So, huwag di kayo alis ng Taipei nang hindi kayo nakakabili nito kasi masarap to. This is 100 New Taiwan dollars in Jufen. Pero sa Shilin Market, I think mas mura siya. Parang nasa 80 or 90 New Taiwan dollars lang siya. Kung naririnig nyo yung background, umiiyak yung anak ko, nagwawala kasi gusto niya makisali dito sa video na to. Anyway, so yan, tikman na natin siya. Salty yolk cookies daw siya. Ano ba to? Hindi natin alam. Tikman natin. Wala. Para lang ka-ordinaryng cookie na marahang itlog maalat. May likas sa mga itlog na maalat na flavor. Magugustuhan nyo siya. Next is ito din. Ito naman ay fish something something. So, sa Jufen ko rin siya nabili for 100 New Taiwan dollars. Again, sa Shilin, I think mas mura. Napabili ako doon kasi nag-taste test ako. So, nainganyo ako. By the way, sa Jufen, uso ang mga taste test. Marami kang dadaanan na mga stores doon na nag-offer ng taste test. Kain ka lang ng kain, tikim pala ng tikim. Okay lang yun. Mmm, sarap. Mmm. Kung alam niyo yung mga tinitinda-tinda, mga pusit-pusit, mga ganyan, eto siya. Harap, pwede siya pang ulam. Maagat na medyo matamis-tamis. Next is itong mga ganito. Ang cute, di ba? Ang dami namin binili ganito, pampasalubong sa mga pamangkem. So, I got this for 49 New Taiwan dollars. Sa isang shop na parang Watson sa nagtitinda ng mga drugstore. Magtitinda ng mga medicines, skincare, makeup, tapos sa labas nakasama yung mga food. Ito siya. I think meron doon sa Watson's tsaka sa Cosmed. I'm not mistaken. Basta parang meron. So, tikman natin siya. Okay, buksan natin. Okay, so sa loob, ito siya. Laman. Kung ano man siya, hindi ko alam. Wawa naman yung anak ko. Iyak na iyak. Okay. Ito siya. Yung mga jumbo-jumbo. Masarap. Siyempre parang chichiria. Alam niyo ba yung hotdog na tinitinda sa sari-sari store? Mayroon kayo doon, parang ganito siya. Mahal nga lang. Kasi 49, di ba? Si hotdog, kung kala lang ba yung 2 piso. Piso? Masarap. Nougat. Sa wag din kayo naalis ng Taipei or Taiwan, hindi kayo bumili ng nougat. Ito yung laman niya. Tikman natin siya. This is 100 New Taiwan dollars each. But if you buy in threes, you could get to pick from any of the items that they're selling. Ako pinili ko ito with ito. The pineapple cake at saka ito nougat cookies. So, pwede siyang combination. Hindi ako nakabili ng mochi, sayang, pero dapat hindi kayo alis ng Taipei na hindi kayo bumili ng mochi. Ito yung nougat. Ito, importante. Ito. Importante talaga sa buhay, no? Hindi, importante na makabili kayo kasi sabi nila sayang yung puta niya sa Taipei kung hindi naman kayo makakabili ng nougat. Magandang pampasalubong din siya. At ang harap niya, guys. Parang yung marshmallow na sticky, hindi ganun katamis. Magugustuhan ito. At ito yung flavor na pinili ko. It's the hindi ko alam kung anong flavor to, no? Nakalagay talaga Taiwan famous product kasi ito famous talaga siya. Nougat. Hindi nyo ito, ha? Next is itong pineapple cake. Like I said, huwag kayong aalis din ng Taipei, Taiwan, nang wala kayo nabibili ng
type pineapple cake. Yung iba, maraming pineapple cake na kakaiba, nakalagay pa sa magandang packaging, ang mahal-mahal lang, mahal-mahal nga lang. Ito nga lang, mahal na siya kasi per piece, nasa 80 to 100 no Taiwan dollar siya. Ilang piraso lang naman na laman niya. I think it's just 10. 10 ata siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ba't parang kulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganyan siya. Ay! Nahulog. Tikman na natin. Kung anong kaguluhan ang meron dito sa mga pineapple cakes na to. Kasi parang masarap talaga siya kung titigil. Mmm! Amoy pineapple nga. Wala naman. Wala naman kakaiba. So, no, itong pineapple lang siya. Chewy, creamy. Nasa pineapple. Yan. So, ano pa ba ang nabili natin? Yun, yun. Siyempre, bumili rin tayo ng panulak. Bumili tayo ng mga ganito. Yan. Mabibili mo to sa 7-Eleven for 30 New Taiwan dollars. Merong itong ano, milk tea, it's 20-80, iba 30. Meron, it comes in different flavors. Ito sumiyaki, this one is latte. And then meron pang iba doon na iba't ibang kulay, may pink, may yellow, may purple. Natikman ko yung pink. Para siyang rose, para kuminom ng rose. Etong milk tea na to, ito. Sobrang sarap nito kasi totoong milk tea siya. Naka-cover siyang ganyan. So, pwedeng-pwede nyo siya ipang pasalubong. Ibalot nyo lang ng maayos. Kung i-check-in nyo siya, dapat nyo talaga siya i-check-in kasi liquid siya. Ibalot nyo lang siya maayos. So, ang dami kong binili nito. Sa 20 ata yung binili ko. Imagine nyo kung gano'n siya kadami, gano'n siya naging kabigat sa bagahe namin. Inamin natin siya, dali lang. Ay! Ang sarap talaga niya. Lasang milk tea talaga. Yung mga mahilig sa milk tea dyan, ito yun, guys. Ang mura-mura lang niya. It's just 28 New Taiwan dollars. It comes with a really nice packaging. Pwede niyo talaga siya mayugo. At made in Taiwan siya, guys. Hindi siya yung kung ano-anong saan lang ginawa. Perfect. Ang sarap niya. And then, nasa na ba? Meron pa ako sa inyong isi-share na talagang na kinabaliwan ko. Wait lang. Asan na ba yun? Okay. So, ito. Ayan siya. Si Yakult. Candy siya. Gummy candy siya. Guys, ayan, ganyan. Ang gummy candy. Ang cute, diba? Bumili rin ako ng maraming ganito. Kasi na-addict ako. Ang sarap-sarap niya. Ganito itsura niya, oh. Gummy-gummy. Na Yakult. Nakaka-addict. Ang harap. Bili kayo sa mga Yakult. Ito yun. Ginawang gummy. May asu-asukan. And then, nagpunta kami ng Taipei 101. By the way, sa Taipei 101, pricey ang mga, pricey. Luxury items na mabibili mo doon. Bibihira lang doon yung mga, konti lang yung mga shops na parang affordable doon. Pero ang binili ko talaga doon is, hinuhulat ako, pagkain. So, sa Jason's Market, meron doon area na Hello Kitty at hindi mo siya mapapalagpas. Gumawa ako ng separate video on that. Kasi sobrang cute nung store. At napabili ako ng mga Hello Kitty stuff. Yung isa, na isang box na doon kay Lizzie, mas malaki yun. Yung laman nun is ito, yung isa. Ganyan yung mga laman niya. So, 5 na ganito ata or 6. It's worth 100 New Taiwan dollars. Again, ang mahal niya, di ba, para sa ganito. Cookies-cookies na maliliit lang naman ang laman niya. Ganito. Ganyan lang ang mga laman niya. Yan, yan. Ay, putol. So, yan, ganyan nga. Ayan, o, yan, mga ganyan. Para lang na naman siya ordinary chocolate. Tapos, eto, tingnan rin yung pamigay. I think this is 80 New Taiwan dollars. Ilan ba laman ito? 5 lang ata. Mahal din siya. 5 or 4 lang ang laman. Ganyan ang cookies. So, yung loob niya is parang
head shape ni Hello Kitty. So talagang mapapabilit ka nung kahit ang mahal-mahal ng mga ano. Kasi ang cute-cute lalo kung mahilig ka sa Hello Kitty. So that's it guys. Yung lang naman nabili namin and sa pagkain. And syempre meron kami mga nabiling mga ganito-ganito. Yan. Pamigay lang yan. Hindi ko na siya iti-taste test ngayon. Baka malasing ako. At baka kung ano pa magawa ko sa jowa ko. Di ba? Ayun. May ganun pa, di ba? Okay, so that's it, guys. So, do not leave Taipei without buying the nougat, the nougat biscuits, the milk tea, the pineapple cake, and all that. Kung ano man yung mabili mo doon, may mabili ka man o wala, you just have to enjoy your trip, enjoy the scenery. Ikot-ikot ka lang. Enjoy mo lang lahat ng makikita mo. Mabili ka man o wala, it's totally fine. Kasi importante is you enjoy the trip with the person you're with, or kung solo traveler ka lang, explore ka lang. So, yun naman na ang purpose kung bakit ka, di ba, nagta-travel. Hindi dahil sa pag-shopping. Pero kasi ako, pag nag-travel, hindi pwedeng hindi mag-shopping because I love to shop. And that's it, guys. So, again, please subscribe to my channel. Search for me, Nice, often, and don't forget to hit the notification bell. See you!